Giannis Antetokounmpo, mga idol, first ever player in NBA history. Gumawa nga ng malupit na history itong si Giannis Antetokounmpo. Siya lang naman, mga idol, ang kauna-unahang NBA player na baboto at manalo sa first team All-NBA ng 4 na taon na magkakasunod. Kahit na nga gano'ng kagaling itong si LeBron, Michael Jordan, James Harden, 3 beses lamang sila, mga idol, 3 straight years lamang sila. Pero ibahin natin itong si Giannis Antetokounmpo dahil pang-apat niya na nga ito, mga idol, sunod-sunod simula noong taong 2018. Magpapakita yan ng kanyang dominance sa NBA. 4 na taon na nga, mga idol, at considered pa rin si Giannis Antetokounmpo sa 1 sa 5 sa pinakamagaling na basketball players sa NBA ngayon. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo at saloobin dito sa ginawa ni Giannis Antetokounmpo na history? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, ay hindi magandang balita ng isang doktor dito nga sa veterano ng Golden State Warriors na si Andre Iguodala. Sabi niya nga, mga idol, "I hate to say that we may have seen the last of Andre Iguodala for this year, but it might be possible." Ang pinapalabas nga ng doktor na ito, mga idol, ay baka hindi na makabalik itong si Andre Iguodala para nga sa Warriors ngayong taong ito. At yan nga ay dahil sa kanyang neck injury. Diba't na-updatean nga siya nung nakaraan, mga idol, na maaari nga daw sa NBA Finals ang kanyang return. Pero ngayon, mga idol, ang latest nga patungkol sa kanya ay baka maaari lang naman na hindi na maglaro itong si Andre Iguodala para sa Warriors ngayong taong ito. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan na natin ang ating panghuling balita ngayon patungkol nga ito sa Brooklyn Nets dahil unwilling nga daw sila, mga idol. Hindi na sila willing na bigyan itong si Kyrie Irving ng long-term extension dahil nga sa kanyang naging desisyon na hindi siya magpapabakuna. At kaya't ayaw nga na itong Brooklyn ng long-term na itong si Kyrie Irving sa kanilang team ay dahil hindi nga sigurado, mga idol, ang kanyang future. Baka mamaya ay pagbawalan na naman itong si Kyrie Irving na maglaro. Eh sayang lang yung ibabayad nila kung hindi rin naman maglalaro itong si Kyrie Irving para sa kanila. Kaya naman napagdesisyonan ng team ng Brooklyn Nets ng kanilang management na hindi nga nila bibigyan ng multi-year deal itong si Kyrie Irving. At matapos nga niyang balitang yan, mga idol, ay patungkol naman sa kanyang superstar teammate na si Kevin Durant. Ibinalita nga, mga idol, na ito nga daw si KD pati na rin ang front office ng team ng Brooklyn Nets ay wala pang komunikasyon. Hindi pa nga sila nag-uusap, mga idol, simula nung nalaglag nga sila sa first round. At ayon pa nga sa balitang ito, mga idol, kapag si Kyrie nga daw ay nawala dito sa team ng Brooklyn, hindi na rin daw dapat tayo magulat na baka ma-frustrate itong si KD sa team ng Brooklyn Nets dahil nga sa kanilang failure na mag-build around dito kay Kevin Durant para maging isang championship contending team sila. Kaya naman, mga idol, bakit magresulta nga yan sa pag-alis din na ito ni Kevin Durant sa team ng Brooklyn Nets. Pero anyways, mga idol, yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!